Come on. Annyeonghaseyo. Welcome to Usapang Hallyu. From HallyuDrama.com, your K-drama guide in the Philippines. Yung umiyak siya, damang-dama ko yung sakit. Parang bugum. Talagang may kilig. It's beautiful life. And always I stay by your side. Annyeonghaseyo, welcome to Usapang Hallyu, where we talk about our favorite K-dramas and Korean celebrities. I'm Myla Torres, editor of HallyuDrama.com. Good evening! Hello, good evening sa ating mga ka-Hallyu. I'm Hana Petrache from HallyuDrama.com, your K-drama guide in the Philippines. Ayun na nga. Parang sa for tonight, maiba naman, di ba? Hindi lang K-drama sa pag-uusapan natin. Medyo mag-throwback tayo, Hana. Sa drama that started it all, 'di ba? Sa Pilipinas. Totoo. I think I can speak for a lot of Korean drama fans out there na talagang itong pag-uusapan natin ngayon na drama is the one that introduced us to other Asian drama, na meron palang mga iba pang mga dramas outside of the Philippines na pwede nating mapanood. At ang nakakatuwa dito is, talaga nga naman, ang tagal-tagal niya, pero alam mo yun, na-sustain niya yung momentum na until now, mas lalo pang, di ba, marami pang nanonood ng mga Korean dramas. Mm-mm. And siguro para sa marami, ito talaga yung unang-unang stepping stone, or ito yung unang-unang drama na napanood nila aside from syempre nung tayo, 'di ba, nung panahon natin. Panahon talaga natin. Basta tanda ako sa iyo. Pero nung time natin, 'di ba, bukod dun sa mga soap operas na napapanood natin sa Philippines, sa local TV, meron pa yung mga Marimar, yung mga Latin novelas, 'di ba? Yun yung mga uso noon. Pero itong drama na pag-uusapan natin ngayon, sa sobrang, ang galing kasi ang tagal na niya, pero parang ang daming nakapanood, kahit yung mga younger generations ng mga Asian drama fanatics, gaya natin, napanood nila ito, or at least one of the versions na lumabas, kasi nga, ang dami-dami at may mukhang may mga susunod pang version. Oo, na lalabas. Oo. Yun nga. Ayun. So ayan. Hello tayo sa mga viewers natin at guys, paki-share yung video para marami maki-join sa discussion natin tonight. And later on, of course, meron mga mag-share ng kanilang mga F4 memories, yung mga yes. Oo, ilan sa mga avid mga fans din ng Meteor Garden, Hana Yori Dango, Boys Over Flowers, or kung ano mang version ang napanood nyo, join us tonight para ano, at syempre comment na lang kayo dyan kung anong mga memories nyo nung etong masasabi natin na nung time na yon talaga kasi para phenomenon to, no, yung Meteor Garden. Diba? Totoo. As in, sa totoo lang, nung kaya ako na curious, ito na, nagkukwento na ako ng aking Meteor Garden experience. Alam mo, nung pinitrailer pa lang siya. Hi, Lorelie. Ayan. The original, oo. The original, yeah. Kasi nung tinitrailer pa lang siya, na-curious ako. Tapos nung panahon natin, Ate May, remember nung bata tayo, napapanood natin yung mga Bioman. Ano pa ba? Yung mga Power Rangers, yung ganon. Shider. Honestly, yun yung akala ko. Oo, yun yung akala ko na apat na lalaki, isang babae. So, action. Yun talaga, tapos Meteor Garden, ganon. So, yun yung impression ko. And then, kaya ako na curious na panoorin siya. Turns out, iba pala siya. Para siyang youth drama. Yung parang ganon na, alam mo yon, totally, makaka-relate ka naman. Hindi ka naman sabihin na, ano, diba? So, yun yung talagang kung bakit ko siya sinimulang panoorin. At, naalala ko rin na nasa college ako noon. Alam mo yung nagmamadali kang umuwi para lang mapanood mo siya. Ganun siya kasikat talaga noon. Oo. Ayan, may nagsabi, 2001 kapanahunan daw. Oo.
And since 2001 siya, nagulat ako nga nung nakita ko 2001. 20 years na pala, 2 decades ago na siya. Oh, yung Meteor Garden. Oh, 2 decades na, pero hindi nag, hindi mo matanda sina ano, sina Vic Zhu, tsaka sina ano. Well, medyo tumanda naman, pero gaya nung napakita rin natin dun sa isa sa mga article na lumabas sa Hallyudrama.com, di ba? Si Jerry yan, nung napapartner pa rin siya sa younger, ang kapartner nga niya dun sa isang palabas niya, di ba? Si Shen Yue, who played Shan Sai dun sa reboot dun sa 2018 Meteor Garden version. So, yung sabihin, matini idol, leading man status pa rin siya sa Taiwan. Even 2 decades after the phenomenon that is Meteor Garden. And, ayan. Hello, say, hello, Maika. Good evening. Good evening, Maika. Ayan. Hana Yori Dango, yung 1995 original. Yes, actually, well, I was browsing, no, yung mga past photos, yung mga videos. Naaalala ko talaga. Sobrang obsessed talaga ako dyan sa Meteor Garden. Not just Meteor Garden, but the other versions. And yung isa na nga dun, yung Hana Yori Dango, yung Japanese. Dahil alam naman natin, or for others siguro na hindi, parang hindi naman siguro lingit sa kaalaman ng marami, na itong Meteor Garden is based off a manga. Manga na Hana Yori Dango from Japan. And it's just that unang sumikat kasi sa Pilipinas yung drama na Taiwan version. But we also have Hana Yori Dango, the drama version naman sa Japan, na ako I appreciated also because alam mo, different taste din eh yung Japan, yung J-dramas na gaya ng, actually Hallyu drama, kaya nga yan Hallyu drama, kasi kami ni Hana noon, we were both watching K-dramas and J-dramas. So, yun yung mga obsession namin. Siguro, mga 20 years ago na rin ba yun? Basta, anyway, mapapaghalata ang mga kaedaran natin. Pero, ayan yung sinasabi natin, Hana Yori Dango. But, going back to Meteor Garden, pag-usapan muna natin yung Meteor Garden. Nasa na nga ba to mga stars na to? Ewan ko, ikaw ba, Hana, ano ang pinaka memorable for you at nung time na yan? Yung, kasi ano yan eh, parang yun nga sinabi ko, ito sa phenomenon. And I think, minsan pinapag-uusapan din namin ng mga kaibigan ko noon na parang lahat siguro dumaan sa stage na ano, ng Meteor Garden. Meteor Garden stage, di ba? Bumibili ka ng mga sa bangketa or sa labas ng school ng mga alam mo na, ng mga fake na totoo. Mga unlicensed na merch, pero wala eh. Ang time na yun lang ang afford mo, di ba? Totoo. Tsaka alam mo yon, aminin man natin o hindi, nung lumabas yung F4, iba yung itsura nila than the most na mga napapanood natin. Before actually akong manood ng mga K-dramas, I was also watching a lot of Latin novelas, ganyan. So iba yung itsura nila, ganyan. Tapos nung lumabas yung F4, ko, hala, medyo sa simula, weird. Lalo na si Dao Mingxin na pineapple yung hair. Parang what the, ganun yung itsura mo. Pero eventually, nung binaba na niya yung bukya, parang nagwagwapuhan ka na, ganyan. Tapos yung mga long hair, yun yung uso na long hair before, yes, diba? Exactly. So, yun siya. So, yun din na parang unti-unti, mako-curious ka na sa story, ganyan. Sa una itsura, tapos yung sa storya. And then, alam mo yung kung paano pa sila mag-promote. Tapos lahat ng tao, yun yung pinag-usapan. I remember, nagpunta ako sa Divisoria, may nakita akong Meteor Garden t-shirt. At napabili ako ng Meteor Garden t-shirt. Oo, parang Meteor Garden lang siya. And then, I also remembered na, ano ang tawag mo doon? Wala pa akong perang pambili ng merch noon. So, ang napagbigyan lang ako ng mom ko na bilhin niya is
eto, Meteor Garden soundtrack. Ayan, nakikita ba? Parang vlogger ganyan. So, yon, mm-hmm. parang nakakatuwa lang din talaga. Ayan, o. Oh. Ewan ko kung nakikita. Yan lang. And then, meron siyang kasamang photo book. Alam mo yon, parang nung bata ko, talagang, ay, nung bata ko. Basta nung matagal na, ito yung mga pinaka-iingatan mo na mga merch. True. Kasi nga, diba, ito yung, ewan ko, sobrang unlocking influence siguro. Sa, ang laking influence talaga sa atin itong ano eh, Meteor Garden na to eh. Tapos ano pa ba yung mga ano ko, yung mga lalaki nagpahaba ng buhok kasi feeling nila mm-hmm. sila si Dao Mingsu tsaka si Wazile, di ba? Mm-hmm. May ganun ka bang kaibigan? Pero kasi ikaw ba? Kaibigan akong ganun. Pero ikaw ba? Kasi naalala ko noon may ano eh, yung parang team Dao Mingsu, team Wazile eh. Parang may uh-oh. Ganun eh. Parang ikaw ba? Anong team ka ba noon nung time na yon? Teka lang nga, iniisip ko tuloy eh. Kasi paiba-iba yung ano, yung gusto ko, depende sa actor. Pero teka lang, I think Dao Mingsu yata ako. Mm. Dao Mingsu, and then, ay hindi, wait, alam ko na, Wazile. Tapos sa kalagitnaan ng drama, alam mo yun, napa Dao Mingsu na ako kasi sobrang nagiging adorable na siya. Tapos lumalabas din na mukhang best friend na lang din yung kay si Shansai, tsaka kay Wazile. No, oo, parang ganon. Pero, yon. Tsaka hindi ko na-appreciate kasi, actually yung kapuhan before ni Jerry, ano, mukha siyang pinya. Ah, yung pinya. Pineapple hair pa. Pineapple hair. Pero nung binagsak na yung hair niya, di ba, iba. Oo. Doon ako nagulat. Ikaw ba? Ako kasi, team, so for every version eh. Okay, for the Taiwan version or for yung Meteor Garden na alam lang marami. Ano ako, team Dao Mingsu ako kasi mm-mm. paano ba? Kasi I think medyo nalalamyaan ako kay ano, kay Wazile. Wazile. Oo. And ano kasi parang yung acting ni Vic Su doon. Baguhan pa lang kasi siya noon eh. Medyo, ang tawag ko nga sa kanya, medyo tuod. Medyo may pagkatuod yung acting niya. So, Dao Mingsu talaga ako noon for this version, for Meteor Garden. Pero aside from Jerry yan, gusto ko rin si Ken Chan. Yeah! Gusto ko rin si Ken Chan. Oo. Kasi yung role niya, di ba, yung playboy, Gusto ko rin yung love story nila or para medyo may love line sila nung best friend ni ano, 'di ba, ni Shansai. Oo, tama. Oo. Pero 'yun nga, ang cute nila lahat. Pero hindi ka ba sad nung nakikita mo sila na parang ay umano na sila, tumanda na sila kasi nung sa recent na ano nila, 'di ba, yung sinulat mo rin. Oo, yung reunion nila. Oo. Parang nakakaano din. Ay, ganyan na yung itsura nila ngayon. Pero, sa bagay, si, ano naman, si Jerry yan, hot pa rin eh. Diba? Nakita naman natin dun sa may pa shirtless sa isang drama niya. Mm-mm-mm. Sa tingin ko, alam mo yun, parang dahil nga part sila nung naging ano natin, they brought us good memories na every time na mayroong may short na sa Jerry at dito. Oo. Every time we see them and then sa mga dramas, separate dramas na natutuwa tayo and most especially kapag may mga reunion na mga magkakasama sila, 'di ba? And eto nga kasama ko sa nabudol. Nitong reason na magkakasama sila. Kasi turns out na naka-tape pala siya. Na, anong tawag mo doon? Diba yung magkaibang venue sila? Pero doon, napabilib ako sa technology eh. Pero, ayun nga, I'm just glad na, you know, every now and then, makikita mo sila na mayroong dramas, tapos may post sila sa IG. Kasi all of them are married na eh. Except for Jerry yan, di ba? Yes, except for Jerry yan. So, itanong natin, sino bang hinihintay nitong si Jerry yan, di ba? Oo. Mag-asawa ka na.
Tanda mo na, kuya. No? Oo. So, okay lang yan. Ajushi. Ajushi. O, yan. So, anyway, tanong ni Micah, single pa po ba siya? Oo, single pa si Jelly. Oo, single pa siya. Oo. Bakit interesado ka ba, Micah? Guys, napatigil ba ang stream or ako lang yon? Oo, single siya. Single. Anyway, ayan, yung Meteor Garden. Hi, good evening, Lance. Nag-uusapan namin yung Meteor Garden. Hindi ko alam kung yung iba sa mga bata sa atin, napanood pa nila yung Meteor Garden. Kasi when I was looking through the videos, okay, naghahanap ako sa YouTube ng mga videos, my gosh, talagang ang liliit pa ng quality ng mga video. Basta lumang-luma pa. Pero alam mo, ang isa sa mga nagustuhan ko dyan sa Meteor Garden, especially yung pagkaka-dub in Tagalog, ang ganda ng translation niya. If napanood mo yan, makikita mo talaga ang ganda ng script, ang ganda ng pagkakasulat. Hindi ko kasi hindi ko maalala actually yung meron, although meron ako nung the original na Chinese version. Mm-mm. Pinapalabas ko pala sa GPTV, no? Although meron akong original na Chinese version, mas gusto ko pa rin pinapanood for some reason yung Tagalog version. And ito lang yung drama na mas gusto kong panoorin in Tagalog. Yung tagdub. Kasi yung the others, minsan kasi parang nalalos in translation. Pero doon sa Meteor Garden, ang ganda ng pagkakatranslate. Kung hindi nyo pa napapanood, ayan, meron pa raw sa Jeepney TV. Pinapalabas pa pala. Oo. Nice. Actually, come to think of it, ilang beses na siyang pinapalabas sa TV, di ba? Ibang network pa nga ata. Tuloy naalala ko kasi nung sinabi na pinapalabas siya sa Jeepney TV. So, naalala ko ABS siya. And then, mayroong rerun ng ABS-CBN. And then, mayroong pinalabas sa GMA. Naalala ko, pinalabas sa GMA ito eh. Tapos, yun nga, Jeepney TV, oo. Nga, no? Come to think of it. Kasi ibig sabihin nga, marami pa rin nanonood ng Meteor Garden. Uh-oh. Kasi one of the best nga siya. Na pagkaka-translate. Ayun. Check nyo. Ewan ko. Basta yung iba kasi na tagdub ang nalolo. Yun nga, sabi ko, parang iba na yung feel. Pero itong Meteor Garden, ang sarap panoorin in Tagalog. Ayan. So, doon naman tayo sa isa pang version. Masasabi natin ito yung original version. Because ito yung sa Japan, no? Yung Hana Yori Dango. Same lang din naman ang ibig sabihin nun. Boys over flowers. Ayan. Ang ganda nung itong Hana Yori Dango. Pinanood ko naman to. Basically, na curious lang ako. Actually, itong Hana Yori Dango, ang isa sa mga version na hindi siya masyadong sumikat sa Pilipinas. Yeah, oo. I'm sure yung iba parang ako baka unpopular opinion to, pero I think also mas maganda itong version din na ito kesa dun sa mga latest na Meteor Garden na napanood ko. Iba rin yung feels nito. Iba rin yung feel nitong Hana Yori Dango Yan. Ito naman, Hana Yori Dango, ang naaalala ko, pinalabas to sa GMA. Sa GMA siya. Pero, ayan. Ba, may ganun pero, pala. Pero alam mo, parang feeling ko, kaya baka hindi nagpumatok to masyado. Kasi, yung mga Piloy, parang mas na ano na sila, na-attach na sila dun sa itsura nung F4 ng Taiwan. Kasi sa totoo lang talaga,
sa totoo lang talaga, mas gwapo talaga yung mga, mas gwapo talaga yung F4 ng Taiwan. Kesa doon sa F4 na Japanese version. Yun ang totoo. Pero, totoo. Diba? Ang layo. Ang layo ng kagwapuhan nila. Ayan yung sa Taiwan. Tapos, pakita natin yung sa, ano, yung sa Hana Yori Dango. Yung sa Hana Yori Dango, ayan, yan yung version. Yung nasa taas, ganun pa rin. Si, sa ano kasi, sa Japan, ang pangalan niya, Dom Yuji, no? Oo, si Dom Yuji. Si Dom Yuji, si Watsele ay si, sorry, ang naaalala ko yung artista, si Oguri Shun. Oguri Shun. Si Oguri Shun ay favorite siya. Ito sa version na to, mas na-appreciate ko naman si Watsele. Si Watsele. Yeah. Si Oguri Shun. Yung second lead. Kasi, paano ba? Magaling siyang umarte. Magaling umarte si Oguri Shun. Siya yung Watsele dyan. Although, iba yung pangalan niya. Si Rui, yes, si Rui. Ayun, si Hanazawa Rui. Yan. Thank you, guys. Sa dami na, ang hirap mga pangalan. Na-appreciate ko yan. And in fact, yung friend ko na nasa Japan noon ay pinaghanap ko ng magazine na si Oguri Shun ang ano, ang nasa cover. And binigyan naman niya ako, no? So, nung naalala ko na nagkakalkal ako ng mga gamit ko, nagliligpit, meron akong mga clippings ng magazine clippings ng ni Oguri Shun kasi sobrang favorite 'yan. Sobrang favorite ko si Oguri Shun. And yan, kung hindi niyo pa napapanood 'yan, try niyo, ma-appreciate niyo rin siguro kasi ito naman ang magaling kasi sa mga Japanese dramas, mas maiiksi sila. It's just that siguro baka medyo hindi swak sa panlasa yung iba dahil iba rin to eh. Itong Hana Yori Dango, mas ano mo, mas sabi mo, mas anime. Yung nila. Pati yung acting nila, yun, ganyan. Kala mo, parang live action lang na anime na ginawang live action. Parang ganon. And isa pa sa mga favorite ko dito ay yung ito yung sa apat na versions, ito yung favorite ko na female lead, si Makino. Tama. Si Makino. Mas gusto ko siya kesa dun sa mga ibang gumanap. Ayan, ang cute niya, di ba? Oo, cute for niya. For me, siya yung pinaka-cute. Oo. I agree. Tama, kasi alam mo ba, sa sobrang cute niya, nagkagusto sa kanya si Matsujuna. Yes. Diba sila? So, it's one of those cutie na mga stories, diba, na after ng drama, naging sila. I mean, real life couples yan. Si Matsujun, tsaka si, ano, si Inoue Mao. And then ito, si Matsujun, ayan, sobrang sikat niyan actually sa Japan kasi ano siya, idol siya talaga sa he's part of a J-pop band called Arashi. So yun, na hanggang ngayon sikat, pinakasikat talaga si ano, si ang Arashi sa Japan. And then ito nga si Inoue Mao, cute siya, tapos tama lang yung arte niya, hindi siya OA for siya a Japanese. Yes. Oo, hindi siya OA, tama lang kasi misa si Shansai, siguro may pagka, siguro nasa boses din na matinis. 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 Oo, kaya medyo naalala ko yung nagsisigaw siya, daming sig! Ganon-ganon. So, medyo masakit sa tinga. Medyo for others, irritating, no? Irritating. Tapos dito, ano, sobrang cute. Tama lang yung, ano, yung acting dito ni Inoue Mao. Kasi dito, dun sa, ano naman, Korean version, medyo OA lang din yung acting for me. No? Yes. Oo. Exactly. Oo, yun. Pero dito, tama lang, swak lang yung acting nila. Tapos, I agree with Oguri Shun dito na parang diba tayo, isipin mo, ay ano ba yan? Hindi siya, alam mo yon, face value. Hindi siya pang, compared mo kay Vic Zhu, hindi siya ganun eh. Pero in terms of acting din, yon magaling umarte si Oguri Shun. Tapos, okay, napa-research nga ako kung sino yung mga dating, ano, yung yung role nila Kenchan tsaka ni Vanessa. Tapos parang gwapo rin naman pala itong sina Shota Matsuda tsaka si Tsuyoshi Abe. Kaya lang hindi ko na sila din masyadong napapanood sa mga
Siguro ngayon, iba lang yung pinapanood ko na drama eh, kaya hindi ko sila natsatsambahan, alam mo yun. Pero si Aguri Shun, he's still very active eh sa ano, sa mga Japanese dramas. Pero yon, if people would like to see yung kung paano talaga yung Japanese version, mabilis lang naman siya, eh. Ano yun, 11 episodes lang plus 2 movies. Yep. Tama ba? Yun. So, kayang-kaya. Talaga? 2 movies ba? Isa lang yata na panood ko. Tama ba? Parang, tama ba? Hindi ko na maalala kung napanood ko both movies. Pero, ito ba yung may wedding? May wedding, no? May wedding siya. Tama ba? 2 movies o 1 movie siya? Hala. Sabi ni Dainty, 2 versions daw yun. Oo. 2 versions na sa Japan. Ang Hana Yori Dango. Oo, actually yung sinabi ni Art na 1995 version, idol din yung idol din doon, yan si Jonouchi, yan napanood napapanood na namin siya sa mga ano. Tapos etong Mommy sa airport. Yun nga. Tapos alam mo yun, feeling ko, napanood ko na rin yung mga actors yata ng mga Japanese do sa 1995 version. Feeling ko napapanood na natin sila sa J-drama. So hindi lang natin nare-realize. Oo. Pero yun siya. Oo. Na-curious tuloy ako kung may mahanap tayo nun. Kasi gusto kong makita kung sino sila. Oo nga eh. Sobrang tagal na nun eh. Wala tayong makita online. VHS. Ito yung isa pang sikat na version and siguro sa mga maraming kabataan, mas batang generation ng K-drama fanatics, ito yung sinasabi nilang drama na una nilang napanood, no? Ito nga yung Boys Over Flowers, the K-drama version. Starring, of course, sino pa nga ba? Lee Min Ho. Okay. Lee Min Ho and si Kim Hyun-joong and of course si Kim Boom. Kim Boom. And ano, Kim Jun ba? Tama? Kim Jun? Mm-mm. Yeah, oo. Kasi siya yung hindi masyadong nag-fly yung career eh, no? Pero nag-asawa na pala siya, no? Hindi ko nga alam. Nag-asawa na siya. Nabasa ko sa, ano, somewhere. Nag-asawa na pala siya. May anak na yata siya. Anyway, okay, good for him. Okay, pag-usapan natin tong Boys Over Flowers dahil may time talaga na obsessed tayo dito, Hana. And totoo, more, totoo. Parang ako yata yung mas obsessed dahil dahil ito yung drama na nagsimula ng love ko for Lee Min Ho. Itong K-drama na to, sobrang na-appreciate ko siya because of Lee Min Ho dahil ang galing-galing niya talaga dito. Ito, syempre, Team Dao Mingse na naman ako dito. Bumalik na naman ako kay Dao Mingse kasi super, super galing niya dito, guys. Parang compared to other Dao Mingse, siya yung for me the best kasi talagang na-portray niya lahat ng properly yung emotions ng isang ano, chaebol heir na spoiled. Pero deep inside, marami pala siyang kasing ano, kinikim-kim na hinanakit sa family, sa nanay niya, ganyan. Parang na-portray niya, tapos sobrang pag tinitingnan niya yung si Gum Jandi, lahat gagawin niya para sa kay Jandi. Oo. Parang sobrang galing ni Lee Min Ho dito. And talagang nung natutuwa ako na hanggang ngayon, ano pa rin siya, one of the most sought after na actors in Korea, well-deserved kasi ang galing talaga ni Lee Min Ho. Parang ano, no? Breakout role to, I mean, ito yung first drama, di ba, ni ano, ni Lee Min Ho. Dito natin siya unang nakilala, tama ba? Oo. Ayan, oh, Hana, lumalabas yung article mo. April 2009. Sobrang tagal na, guys. Galing sa archives yata yan. Pero naalala ko, Ate Mai, na ikaw yung nagpupuyat dito dahil nag-aabang ka ng subtitles. Subtitles, yes. Oo. Tapos kinukwento mo na sa akin na may subtitles na. Gumaganon ka. Tapos ako, pag-uwi na, tsaka ako manonood. Pero ikaw yung
ikaw yung nag-aabang talaga. Pero ang I remember, ang favorite ko dito si Kim Bum. Okay. Oo. Siya naman sobrang, yung second favorite ko eh. Sobrang gwapo niya dito. Tingnan niyo guys. Tapos ang playboy ng itsura. Oo. Pero for me siya yung best for that role. Yung role na yan si Kim Bum naman. And ang maganda rito sa ano, sa Boys Over Flowers is pinahaba yung mga episodes. I mean mahaba yung series. Naging 24 yeah. episodes 24. Ba ito? O, 24. Kasi naalala ko, di ba, na pinag-uusapan no, na at the middle of the drama, sobrang antaas ng ratings kasi niya. Kaya yung mga tao, ang gusto nila, yung may, nag-demand sila for, you know, for more episodes. Yun nga lang, ang nagka-problema tayo dito. Mali yung arc na ine-extend nila na parang ano ba yan? Bakit yan yung mga episodes na ayaw namin yan? Ayaw namin ng Kalab Triangle. Yung mga ganun. Diba? Asar na asar tayo doon sa mga episodes na in-extend nila. Oo. Pero kahit ganun, sobrang ilang beses ko pa rin pinanood yan. At yun nga, meron pa akong nagpabili pa nga ako kay Josh yung sa dati naming ka-opisina ng ano ng OST niyan sa Korea. Sayang lang kasi lahat ng mga ano kay nasa Quezon City so hindi wala siya ngayon dito sa akin. Meron ako actually ng all the yung original DVD ng Boys Over Flowers, Meteor Garden and Hana Yori Dango. Kompleto ako. Wow. ganun ako ka-obsessed. Ayan, sabi ni Kat, the Japanese version really fleshed out the roles of Sojiro and Akira in the group dynamics of the F4. Oo, kasi yung iba Chuariwa, I think more like sa Taiwan and the recent version. Mm-mm. More like Chuariwa lang. Tama. Chuariwap nga lang sila. I agree. Pero doon sa I think na flesh out din naman siya sa ano Sa Boys Over Flowers. Yeah, kasi na, mas nabigyan ng character, nagka-backstory yung storya nila Kim Bum tsaka sina Kim Jun. So, cute, yun. Cute din sila kasi yung partner ni Kim Bum doon. Bagay sila, cute sila. Ay, diba, mayroong ano yun, yung parang inilabas sila na YouTube na storya. Na parang backstory lang naman para lang magtuloy kung anong nangyari sa kanila. Pero hindi rin. Pero pag iniisip ko, dito sa grupo na to, ang talagang maganda lang ang career sa ngayon, no? Si Lee Minho and si Kim Bum. The rest mukhang hindi masyadong naging maganda ang buhay nila after Voice Over Flowers and ano, sayang naman, pero hopefully the rest of them can bounce back sa at ma-resurrect ang kanilang mga ano career sa Korea. So, ayan, Boys Over, kayo ba guys, sa panood nyo yan? Siguro naman napanood nyo. Naku, kung hindi nyo pa napapanood, andyan ang Netflix. Panoorin nyo. Pero alam mo, kasi kung tutuusin, pare-parehas naman kasi yung story, no? Yung, dahil nga, syempre, isa lang naman yung story na pinanggalingan yan, which is Hana Yori Dango. It's just that iba't iba lang talaga rin yung flavor niya per version. And eto na nga, kaya nga may mga remakes eh, gaya ng susunod, yung Meteor Garden na ano, reboot. Yung 2018 version starring sina Dylan Wang, Darren Chen, si Shen Wei. Ito ba napanood mo, Hana? Actually, yan, ito hindi ko pa natatapos. Pero napanood ko, marami na ako napanood na episodes ito. Hindi ko pa lang natatapos siya. Ito, hindi ko pa siya natatry actually na panoorin. Pero I think, pinalabas nga ba siya sa local TV sa natin? Sa Channel 2. Sa ABS. Pinalabas siya sa ABS. Pero napanood ko yan, ano ba, sa ano to? I want TV. Hindi ko lang siya natapos pa. Cute si ano. Ang masasabi ko lang ah, cute din tong si Dylan Wang at si Darren Chen. Yung two
two guys na, syempre, si Dao Mingse at si Watsi Lee, cute din sila. Yun lang masasabi ko. Kasi, hindi ko siya ma-appreciate dahil masyado akong attached siguro dun sa original version at saka yung first three versions. Oo. So, etong dahil bata pa sila, misa na ano ko na parang gusto ko sabihin, ah, oh, cute, kaya lang, ang babata. Yung kaya lang, mga dongseng, mga bata na sila, no? Oo, yun nga, na parang, ay, ang cute naman ng batang to, hanggang ganun ka na lang. Iba kasi yung dati na parang, ay, grabe, Lee Min Ho, ang gwapo mo, parang crush na crush kita, ganun. Oo, true. Yan, diba? Pero ganun tinan mo, diba, feeling. Ang gwapo din ni Watsilay na to, diba, si Darren Chen. Oo, nakuha niya yung ano, yung parang pagiging shy, silent type, yung itsura niya. Oo, na? Ang naiisip ko nga sa kanya, para siyang kamukha ni Little Prince, yung buhok. Oh! Diba? Oo nga. Tapos oo. May mga scenes doon na parang naka-white siya, naka-all white. Parang si Oguri Shun din sa Hana Yori Dango. Diba? Lagi siyang naka-white. Yeah. Shun. Oo. Tama. Oo. Yeah. So, yan. Yung, and in terms of yung sa female lead naman, halos same din kasi, and I don't know if it's the Chinese way of acting, pero yung sinasabi natin na medyo OA, medyo matitinis yung boses. Ito yon si Shen Wei, parang ganun din, parang mala Barbie Sue din sa original version ng ano, no, ng pero cute siya. Ito si Shen Wei, yung naka-partner ni Jerry yan sa recent drama niya. Diba? Ang laki ng age difference, pero may generation gap na siya. Oo, may generation gap na, pero makikita mo naman, inaano pa, pinapartner pa talaga si Jerry yan sa bata. Parang anak na lang ata yan si Shen Yue. Ayun. Oo nga kasi 20 years si old. Si John D yun, si John D sa Voiceover Flowers. And yung iba din, parang na, ano sila eh, na OA yan din sila sa acting ng ano eh, ng ang tawag dito, ni Gum Jan Di. Medyo. Si Goo Hae Sun, no? Mm-mm. Ito si Shen Yue, yan. I think ito yung drama nila ni ano eh, ni Jerry yan. Ayan. Hana, meron tayo mga friends na mag-share din ng kanilang F4 memories. Yes. Kasi parang collective, para lahat tayo, meron tayong ano eh, memory ng panonood ng Meteor Garden or one of its versions. And of course, yung F4, di yan makakalimutan ng mga Pilipino, no? So, i-introduce natin sila kasi mag-share sila ng kanilang F4 memories. Mm-hmm. Ang isa sa kanila ay nagko-contribute din sa atin, no, ng I'm siguro nabasa niyo na yung kanyang review ng law school. Nagsusulat siya ng mga K-drama reviews and isa siyang K-drama fan since 2010. Medyo bata to pero ano, dami, mas marami na yata siyang napanood na K-drama sa atin. Oo, all the way from Davao del Sur, kasama natin si L Ungab. Hello, L. Hi, mga ka-Hallyu. Hi, El. I'm El Ungab. Sabi mo kanina, ano, kinder ka nung napanood mo yung Meteor Garden? Oo, parang remember ko, every, before 6 p.m., laging nasa bahay na agad kami. Like, yun, tapos kami maglaro. Yun yung hinihintay namin ng mga ate ko na panoorin yung Meteor Garden. And ano naman yung favorite version mo? Napanood mo ba? May ilang versions sila panood mo sa Meteor Garden? Panood mo rin yung, syempre siguro napanood mo rin yung Boys Over Flowers. Oh, ah. Bali yung sa Japanese lang po. Ang hindi mo napanood. Yes po. Alin yung favorite mo dun sa tatlong napanood mo? Yung pinaka-favorite mo? Yung original talaga. Like, yung sa Taiwanese.
Mm-hmm. And then, kasi, ano y- crush na crush ko si Jerry yan at that time. Hoy, kinder ka pa noon. Crush na crush mo na si Jerry yan, kinder ka pa. Ang gwapo ba? Na, nagwapuhan ka ba? Ayun ko. Bumibili ka rin ba ng mga ano, ng mga yung mga binibenta ng mga picture or mga t-shirt nung time na yon? I remember ko parang yung binibenta sa may palengke kasi parang siyang parang yung sa sa ma-album parang postcard. Poster. Kaso nawala na siya. Ewan ko kung sana napunta. Mm-mm. And ano yung pinaka nagustuhan mo ba dun sa storya niya? Bakit nag-appeal siya sa'yo? Yung Meteor Garden, yung original. Mali yung story na si Sunshine na parang laging binibuli ng F4. Mali yung buhay niya palang parang naging medyo naging Cinderella, parang ganun. Na in love yung hair ng isang pamilya, ganun. Mm-mm. Actually, kung iisipin mo, napaka-typical Cinderella na story, no? Siguro yun yung nag-appeal sa atin, bukod naman syempre sa kagwapuhan ng mga F4. Mm-mm. Mga mayayaman tapos gwapo, di ba? Yun yung pinaka ano dun eh, draw dun. Tapos yung lead masungit naman na female, masungit na palaban na kahit palaban na mahirap, gusto pa rin siya pa rin siya ng female lead, ay nung male lead, di ba? So yun naman talaga yung ano, yun naman talaga yung nag-attract sa marami. Ayan, dyan ka lang, El, dahil tatanungin ka namin mamaya kung ano ang sino-sino yung mga favorite mo sa mga napanood mo. Ayan, meron pa tayong isa na mag-share din. Parang ano tayo ngayon, Hana? Nationwide. Dahil, from Mindanao, punta naman tayo sa Visayas dahil kasama rin natin ngayon si Rose Sassing ng Junior Geyser Philippines. Ayan si Rose. Hello, Rose. Hi, everyone. Good evening. Ayan si Rose. Hi, Rose. Hi, Rose. Hello po. Ah, actually, from Mindanao din po ako eh. Ah. Yes, from Dipolog. Oh, okay. Dipolog pala. Akala ko nasa Cebu ka. Oo, nasa Cebu ako pero lumaki ako doon. Ah, okay. Magpapakilala pa ba ako? Parang suki na ako dito. Hi, Sir Arthur. Oo, OT pa yan si, ano, si Rose. Oo, kahit Sunday. Ayan, Rose, ilang taon ka nun? Yung totoo, ilang taon ka nun pinapanood mo si Jerry yan at kinikilig ka? Actually, 10 years old, grade 4. Grabe! Ate Mami, I felt so old. Sabi ko kanina, college ako nanonood. Sina grade school tsaka kinder. Pareho tayong college na nun. Kala yun ang age gap. 20 years ago. Ayan, sabi ni Edric, ang aga nito mga to, ang agang lumandi, gano'n. Ang agang nagka-crush si Jerry yan. Kay Jerry yan. Iba talaga appeal ni Jerry yan. So, nung mga naalala mo nun, Rose, kasi may kinakwento ka, diba? Ikaw yata yung mga nabiktima ng mga nagbebenta sa eskwelahan nyo, eh. Noong kapanahonan ko, sa gilid ng aming school, may tindahan. Sa time na yon, hindi ko actually napanood si ang Meteor Garden muna. Hindi ko napanood yung Meteor Garden sa TV. Nakilala ko lang sila through postcard. Yun. Hindi ko talaga kasi
sa amin noon yung kapanahonan ko talaga. Walang kuryente sa amin. Walang kuryente, walang TV. Oo. So, nakilala ko lang talaga sila sa postcard. Yun yung binibili ko kasi nasa loob sila ng ano noon, ng chichiria. Oh, ang galing. Nasa loob ng chichiria, tapos sabi ng ano ng binibilhan ko. Sabi niya, "Ining, may ano to, may free na postcard." Sabi ko, "Ano free na postcard? Sana buksan mo." So, pag nakita ko mga picture ng effort ko, picture, so, hindi ko muna pinansin kasi hindi ko naman sila nakikita sa TV or ano. So, collect lang ako ng collect. Tapos, sa time na high school na ata ako noon, year 2007? 2007 ba yun? Yung na-aired sa GMA ba yun? Siguro, yung nire-air. Siguro, yung nire-air. Doon ako nakakita, doon ko sila nakita sa TV. Ito pala yung mga binibili kong postcard, sila pala yun. Tapos yung postcard nila is sa likod may mga ano yung theme song sinusulat nila doon sa likod ng postcard. Sa likod. Tapos ang nakakatuwa, memorize ko yung ano yung theme song nila yung Oh, baby. Job on the kitchen. Kahit hindi natin naiintindihan yun, no? Kinakanta din. Imbe-imbento lang tayo na lyrics yun eh. Ang alam lang natin, baby. My baby. Memorize mo rin daw ba yung mga birthdays nila? Hindi. Nako. Yung hindi, iba. Oo, yung iba talagang memorize yan. Yung mga boys, ginagaya yung hairstyle lang effort. Totoo. Mahaba ng buhok. Yung mahabang buhok. Tsaka talagang ang tawag nun, pag nakita ka na, ano, na mahaba yung buhok, uy, F4 ah. F4 look ah. Oh, yung mga ganon, di ba? Remember, summer, pinalabas ang ano, Meteor Garden. Tapos lahat ng mga lalaki, nagpapahaba ng buhok. Ang init ah. Oh, at sa Pilipinas, di ba? Ang init. Tapos yung naka-gel, nakatayo ng ganit. Yung mga buhok. Pineapple hair. Oo, sa Dawise. Saka ano, may naalala din ako. Nang dahil sa Meteor Garden, pinahaba ko yung hair ko. Shansai. Shansai ka naman. Oo. Mahilig kasi ako ng pigtails, yung gano'n dito, ganyan. Tapos yung hair ko hanggang puwet. Hanggang puwet talaga. Ang haba. Ah, talaga. Haba. Oo, ang haba. Tapos, nung pumunta ko ng Manila, sa ano naman tayo, sa Meteor, tawag ito, Boys Over Flowers na naman tayo. Kasi, graduate ako ng, ano, April 1. In that month din, 2009, umalis ako, pumunta ng Manila to work. Kasi, yun, hindi pa ako pinapaaral ng mama. And then, doon ko napanood yung Boys Over Flowers. Kaso, palagi kami nag-aaway ng ano ng pamangkin ko. Kasi 5 PM yung pinapalabas sa ABS. Oh. Eh siya ang gusto niya Naruto. Anyways, pinapanood niya Naruto. Ako naman, Boys Over Flowers, so palitan kami ng ano ng remote. Sabi ng tita ko, "Bakit kayo nag-aaway sa TV? Pumili na kayo ng panonoodin." So ako naman, matanda na, giveaway ako sa pamangkin ko. So, nung in-aired siya sa Channel 23 ata, 11 p.m. In-aired niya sa Channel 23, yung kabarkada ba yun na channel? Basta yun, Studio 23. Studio 23. So, pinapalabas yun.
Saktong-sakto, lalabas ako sa work ng 5 or 6, tapos dumating ako sa bahay, mga nasa 8 p.m. kasi from Las Piñas pa ako to Bacoor. So, saktong-sakto, kumakain ako ng hapunan, so pinapanood ko yung Voice Over Flowers. Ngayon, idol ko dyan si ano eh, idol ko dyan si Jihoo. Jihoo talaga ko eh. Si Jihoo. Si Jihoo. Si Kim Hyun-joong. Ayan, yes. Dahil idol mo si Jihoo. Ayan, magpipili tayo, no, kung sino-sino yung mga favorite natin. Tayong apat. O sige, pili tayo. Sino yung favorite natin na F4 leader? Sige, ikaw muna, Hana. Who's your favorite F4 leader? Dao Mingsu. Sinong version? Aling version? Version that? Taiwanese. For me, parang siya pinakasalba. For me, kaya nung nag-fall siya, yun. Pero pinakagwapo, definitely walang kaabog-abog si Lee Minho. Yun. Pinakagwapong si F4, si Lee Minho. Pinakagwapong. Tapos, ang pinakasiguro because of the attachment na rin, tsaka yung pagiging badass, yan, si Jerry yan, Dao Mingsu. Yun. Sige, okay. Next. ako tinatanong pa ba? Syempre, kailangan pabanta. Liminhot kasi ano bukod sa acting, 'di ba? Ano pa ba? Lahat nasa kanya na, syempre. Liminhot ako. So my favorite is Lee Minho as Gu Jun Pyo sa Boys Over Flowers. So ikaw, L, pili ka na. Para namang ano, no? May uuwi natin yung mga yan. Pili ka. What's your favorite? Oh, ang hirap. Ang hirap ka. Pwede all. Pwede all. Pero, pinaka-fave ko talaga si Cherry yan. Si Damingsu. Talagang doon ka sa ano ha, childhood crush. loyal. Ang gwapo. Ang gwapo naman talaga. And even now, talagang na-preserve niya ang kanyang kagwapuhan. Talagang ano yan, si Jerry yan. Ikaw ano, Rose. Sino dyan? Pumili ka na bago ka umuwi. Bago ka mapagalitan ng asawa mo. Dalhin na yan. Iuwi. Kasi kung ano, may isa kang maiuwi. Kung may isa akong maiuwi. Hindi ko pa kasi napanood si yung full episode ng Meteor Garden. Ang napanood ko lang is yung Voice Over Flowers. Tsaka itong si Daylan Wang sa bagong version ng Voice Over Flowers. Hindi ko pa rin napanood. So, ang pipiliin ko naman, si Lee Minho. Saan ba? Lee Minho. Diba? Okay. Parang Taya. Tay Jerian and Tay si Lee Minho. Okay. Tawag namin dyan, Lee Minho. Oo, diba? San ka pa? Inet. Nakita ko lang si Lee Minho na initan ako. Anyway, ayan, pipili naman tayo. Ano ba yan? Talaga naman may pagdating. Ano ba yan? Kala mo magalit pa eh, no? Kunwari pa eh. Ayun na nga, yung isa pang hot si Jerry yan. Eh pili naman tayo sino ang favorite ninyo sa mga second lead. So ito yung ano Watsilei or Hanazawa Rui or Jihoo. Ay, tama ba? Jihoo sa ano Boys Over Flowers. Yeah, so alin diyan ang favorite ninyo? So ikaw, Hana. Ayan. Ogurishun. Gustong-gusto ko kasi talaga yung acting niya. Maganda yung acting ni Ogurishun. Si Wazelay niya kasi agree dun sa pagiging too old. Tsaka sorry, baka may magalit sa akin fan si Kim Hyun-joong. Medyo too old pa. Kasi first drama din to ni Kim Hyun-joong eh. Singer kasi siya. Yep.
na nag-shift to acting. Idol so, siya. Oo, idol singer siya. So medyo, alam mo yon, ito yung pag-unang drama, talaga nangangapa ka sa acting. So hindi pa siya ganun kagaling dito. Tapos yun nga, hindi ko pa din naman napapanood yung latest version. Tsaka si Oguri siya talaga, ang galing niyang umarte dito. Yes, for me also, Hanazawa Rui. Oguri Shun, dun sa Japanese version. Mm-mm. Yan, siya yung favorite ko. Kasi, ano, parang, ito talaga yung may laban yung, ganun kasi may mga ganun, may laban yung second lead. Oo, diba? Siya yun. Siya yun eh. Kasi, yung ibang versions kasi, mararamdaman mo talaga na, hindi, talagang si Dao Mingse yan, or, si Gu Junpyo talaga yan. For her, for the ito dito sa Japanese version parang mas nag-a-appeal sa akin yung dahil nga siguro magaling yung pagkaka-arte ni ano ni ni Oguri Shun as Hanazawa Rui. So Oguri Shun din ako, Hanazawa Rui din ako diyan. Ikaw, Elle? For me si Wazele yung sa original Vixu. Si Vixu, tama. Oo, napakagwapo kasi, naman. Oo, ang gwapo niya pa. Why not, diba? Siya na lang sana yung pinili ni Sunshine. Pero, iba yung naging ending. So, pero naging first love lang siya ni Sunshine. Ganun. Oo, tama. Pero, Elle, in real life, diba, naging sila ni Barbie, diba? Kaya lang di sila nagkatuluyan eh. Pero naging sila, ilang taon din sila eh. Sila ni Vic, si Vic at saka si Barbie. Talaga pinanood ko yan. Actually, pinanood ko yung isa nilang drama na silang dalawa, yung Mars. Mars, oo. Yun, yung Taiwan drama na yun. Maganda rin yun, medyo ano rin, medyo adult lang yung ano niya, theme niya. Pero sa mga hindi pa nakakapanood, baka may mahanap pa kayo. Mars ang title. Ikaw, Rose, sinong iuwi mo dyan? Sa apat. Hindi daw si Sansay. Walang iba si Jihoo. Si Jihoo, si Kim Hyun-joong. Si Jihoo yung iuwi ko. nakakalungkot lang kasi talaga yung mga nangyari kay Kim Hyun-joong, no? Hana. Medyo nagka-scandal kasi siya mga ilang years ago. And then ngayon naman, I think he's trying to get back into ano naman, na magkaroon ng mga bagong dramas, ganon. Yun lang talaga kasi sa Korea, most of the time, kapag nagkaroon ka ng problema, kapag nagkaroon ka ng negative scandal, pwede naman kasing positive scandal, yung nabuking kayo na may relasyon kayo, ganon. Pero pag yung talagang hindi magandang ano, nahihirapan sila to ano, na makakuha ng bagong projects. Pero all is not lost naman, because remember, si Joo Ji-hoon, he was also involved in a scandal before, pero tignan nyo naman, di ba? Sikat na sikat siya because of Kingdom, nakakuha din naman siya ng magagandang project. So yon, bawi-bawi na lang talaga. Ganon. Tsaka medyo may resolution na rin kasi dun sa case ni Kim Hyun-joong, no? So, let's see kung makakabawi nga siya and magiging forgiving ba ang Korean public sa kanya. Sabi ni Chim, yung classmates ko, first boyfriend daw talaga nila si Lee Min Ho. Talaga ba? Kasi ako yung first girlfriend ni Lee Min Ho. Nakipag-competensya. Alam ba ni Lee Min Ho na may Ederick? Hindi, pero si Ederick kasama ko pa yan na bumibili ng ano eh, sa Etude House. Nung nagkaroon ng Etude House sa Pilipinas, yung first time na nagkaroon, talagang sinamahan ako niyan. Punta pa kami yata sa festival pa tayo, sa festival mall. I'm not sure kung saan mall yun. Basta malayo sa amin dahil gusto kong bumili ng ano, nung Etude House. Yan yung ano niya eh, yung poster niya for Etude House. And then meron akong ano niyan, yung folder.
Kasi pag bumili ka ng... I remember nandito pa rin yung folder ko ni Lee Min Ho. Diba? Pag bumili ka ng, ng cosmetics or whatever, merong libreng folder ni Lee Min Ho na may mukha ni Lee Min Ho. So, yan. Sinamahan ako ni Edric, so alam niya yan. Na favorite ko talaga si Supportive. Yan. Ayan, so... Gusto rin daw niyang makita. Kasi supportive din ako sa pagmamahal niya kay Park Bogum. Park Bogum. Ito Park Bogum Parang alam ko saan galing yan. Ayan. Siya pumili niyan sa totoo lang, Rose. Si Edric ang pumili niyan. Ayan, so sa mga female leads naman, sino sa apat ang paborito ninyo or nagustuhan ninyo ang acting? So, we have Barbie, si Barbie Sue na bilang si Sunshine. Meron si Gu Hae-sun as Gum Jandi. Si Inoue Mao at saka as Makino. Ano nga ang pangalan niya? Makino Tsukushi ba? Tsukushi. Or si Shen Yue as Shansai in the Meteor Garden 2018 version. Sino sa kanila ang nagustuhan nyo? Ikaw, Hana. Si Mao Inoue. Kasi tama lang yung acting niya. Tsaka cutie-cutie. Tapos fit dun sa niya, sa acting niya, yung pagiging palaban niya. For some unknown reason. I mean, siguro nga, dahil dinidescribe ko nga yung boses siguro ni Shansai. Tsaka yon yung si Shansai kasi tsaka si Gum Jandi. Medyo OA yung acting. So for me, perfect fit si Inoue Mao. Yes. Me too. I agree. Yes, si Inoue Mao ang favorite ko rin na female lead sa F4 drama dito sa Hana Yori Dango. Kasi bukod sa ang cute niya talaga yung mukha niya, tapos yung pagiging palaban niya, sakto lang, hindi siya OA yung acting. Compared naman dun sa kay Barbie and si, kung ikukumpara ko naman si Barbie at si Shen Yue, feeling ko mas lovable si Shen Yue. Ewan ko kung ako lang yon. Pero, na-appreciate ko rin siya dun sa Meteor Garden na reboot dun sa 2018 version. Nagustuhan ko rin. Medyo mas gusto ko siya kesa kay Barbie. Or, parang least favorite ko yata, si Gum Jandi. Sorry ah. Pero kasi yung acting talaga ni Gu Hae-sun, for me lang naman, I thought medyo OA. Pero kung iisipin mo ha, si Gu Hae-sun at that time was older than the rest of the cast. Mm-hmm. Like siya ang siya yung pinakamatanda. Noon na siya ni Lee Min Ho. Kasi I think that time medyo sikat na siya medyo 'di ba si Gu Hae-sun and Lee Min Ho, Kim Bom and the others, si Kim Hyun-joong, mga nagsisimula pa lang 'yan. So pero in terms of acting parang natabunan talaga siya ni Lee Min Hot. Dyan sa Voice Over Flowers. How about you, Elle? Sinong favorite female lead mo? Female lead? Si Sunshine. I mean, the original. The original Sunshine. Si Barbie. I remember, parang time, gusto ko na rin na parang maging ako. Pareho kami. Kasi ang ganda niya, tapos at that time parang siya yung pinaka sikat na female lead din throughout the Meteor Garden series na kahit anong version. Then yung acting niya, ang cute niya talaga. Sinubukan mo rin bang magpahaba ng buhok like her? Ay, hindi. Pero I remember at that time, parang college kami, then parang kailangan namin gumawa ng skate, then hindi ko alam kung anong gagawin. So, parang ginaya ko na lang si Sunshine na parang tinawin si Damisay na parang pasakay na sa bus. Like, Damisay!
pang experience. Pero, basta, ang ganda talaga ni Sunshine. Then, parang second na gusto ko, si Gumjandi. Parang, tama rin yung, although medyo OA or medyo OA lang yung acting niya, pero sabi ko, tama lang din yun na parang sa kanya na punta yung role. Gumjandi. Si Gumjandi ang... Ikaw, Rose, sino parang feeling ko alam ko na ang sasagot. Hindi kasi, napanood ko kasi si, ano, si Sachai tsaka si Gumjandi. Si, iko-compare ko si Gumjandi, pero pa-cute or ano, yung parang dali masaktan. Pero si, si Sachai, astig eh, astig. So, doon ako kay Sachai. Oo, doon ako kay Sachai. Oo, kasi si Gumjandi parang sabi mo nga parang sensitive, parang ang dali niyang mainis, mairita. Na may mga may mga times dun sa drama na ano pa tong babaeng to? Parang sobra naman. Sobra naman, parang siya na nga tong tinutulungan, yung mga ganun. Na parang mag-iisip ka bakit kaya siya nagustuhan. Pero yun talaga kasi yun, yung si Junpyo or si Dalmise, kahit na tinutulak na siya palayo, eh, lapit pa rin siya ng lapit kay, ano, kay Shansai. So, ayan. Pero, so, eto na nga, sa apat na drama na yan, papipiliin na, kung papipiliin kayo, alin yung pinaka-favorite nyo talaga, or, ayan, may rumor dati na may gagawing, yun nga eh. Totoo. Ang tagal na yan eh, no? Bakit kaya wala? Actually, isa yan sa mga nagtataka ako na sa sobrang sikat ng Meteor Garden, ng Boys Over Flowers sa Pilipinas, bakit kaya hindi nakagawa ng Pinoy version? Kasi sa Thailand, ngayong 2021, meron magkakaroon ng Thai version. Hindi ko lang alam kung aware kayo, pero may nilabas na trailer niyang ng Thai version. And mga gwapo din yung mga F4, ah. Sikat papakita daw yung mga F4 nila. I remember, I think, sikat yung Bright Win. Yes, yeah, si Bright Win. Yung Bright sa mga Win. BL, na sikat ngayon. So, isa siya dun sa mga F4. Yung Meteor Garden na Thai version ay ngayong taon daw lalabas. I think early this year ay naglabas na sila nung trailer. Ito yon. Ito talagang Meteor Garden yung bullying, no? Isa sa mga theme nila. Mga gwapo, oo. Mga gwapo. Yung ibang mo. So, yan, nagtataka ako kung bakit sa Pilipinas kaya hindi nila magawa. Sobrang mahal ba ng ano franchise? Iniisip ko yun din. I remember kasi noong kasikatan ng Boys Over Flowers, so yung mga remake ganyan-ganyan, may chismis nga nagagawa ng Philippine sabi version. Ni. At ang nababasa ko, sabi si ni ano, May, bakit naman May? Let's give chance to our ano local producers. Let's see kasi kung ang Thai ay nakakagawa naman, bakit hindi tayo, 'di ba? And we also have a number of talented actors, marami rin namang gwapong Pinoy actors. Ito nga, naalala ko ang chismis pa noon, si Sarah Heronimo daw. Yung pwedeng maging Shansai. I remember. Parang nabasa ko na if gagawa daw na remake ganun. Tapos naalala ko si James Reed, isa sa mga pinipiling part ng F4. Pero yun nga, ang tagal na nung news na yun, wala na ako nakitang update. Baka nga sa franchise. Akala ko nga din si Kim Chu. Pwede din. Pero kayo, kung kayo ang gagawa ng version, kung kayo ang magiging ano casting director ng ano Meteor Garden Philippine version, sino yung naiisip ninyo na gumanap bilang si Shansai, si ano
Dao Mingse or si and si Watsile. Ikaw, mm-hmm. Rose, may naisip ka ba? Ako? Ng mga artista Pinoy? For Sanchai, siguro yun, si Kim Chu or either si Maha. Kasi nakita ko si Maha naka-ikli ng buhok. Cute pa rin. Tapos, sa F4 naman, number one ko si ano eh, si Sian Lim. Kasi po kayo si Sian Lim. Kim Chu, Kim Chu, Kim Si ba to? Kim Si, oh. Kim Si. Oy, wag ka. Andyan si Anderson. Gerald. Ah. Oh my God. Alam ko na kasi saan si Gerald Anderson. Ah, yan. Siya yung role ng Playboy. Hindi siya bagay na Watsile eh. Masyadong, doon siya doon sa role ng Playboy na lang. Pwede. Tama. Tapos pangatlo, Akim Bam, ay hindi pala yung second lead, parang second lead. Yung idol ko nga, si Enrique Hill. Lisken. Parang na si Liza. Si Liza. Tsaka na yun. Si Liza na lang yung Pwede rin siya si Gail. Okay. Si Gail ng Boys Over Flowers, di ba? Yung friend ni friend. Ni Jandy. Tapos pang-apat si mo. Si James Reed. Pwede rin. James. Ang bigat naman ng casting dito. Ang masasabi ko lang, kailangan kumita to ha, dahil mahal sigurado para maiproduce ang drama nito sa lalaki ng mga artistang to. Ikaw, Elle, sino ang mga nakikita mong F4, pwedeng mag F4 and Shansai, if ever magkaroon man ng Pinoy version? If my Pinoy version, pwede ba ang mag-audition ng Sanchai? Pwede. Bakit hindi? Wait, ano to, pa PBB? Mag-audition ka din? Search for Sanchai? Audition. Actually, pwede. Why not? Kahit mahaba yung linya. I think kasi maganda rin kung mga new actors dahil remember, yung Meteor Garden, ang setting niyan ay high school, di ba? Mm-hmm. High school. So, dapat medyo young talaga. Kasi kung si na Kim Chu, actually si Kim Chu nasa 30s na rin. 30s na rin yata si Kim eh. So, although, syempre, ano pa naman, bata, young looking pa naman siya. Pero, parang mas okay nga rin kung mga bagong artista. Bagong basta actors. Basta magagaling umarte at mga guwapo rin, ha? Pero ayun, ikaw, El, baka, pero kung may mga, bukod sa'yo, baka may naisip pa. Oh my God. Ibang pwede na ano, F4, sa F4. Actually, yung bida ng, hindi ko na memorize yung mga pangalan ng mga bidang babae. Oo. Sabi ng kaibigan mo, pwede daw ikaw maging Shansai. Kung may audition, willing. Going bulilit. Pwede naman yung sa his into her na bida na babae. Kung anong pangalan niya. Nakita ko lang sa trailer. Yan yung madalas nagka-trending, no? Yung Bel Mariano. Bel Mariano daw? Bel Mariano. And then para yung si Donnie. Pwede si din. Si Donnie Pangilinan. Ay, oo. Mm-hmm. Ako tingin ko nga rin pwede. Hindi siyang mag-Dao Mingse. No? Bagay sa kanya yung mayabang na ano to, yung Hindi, I mean, pwede siyang maging Dao Mingse na yung ano, yung mayaman na spoiled, ganyan. Spoiled, mm-hmm. Pwede. Ikaw, Hana. Wala akong maisip. Honestly, oo, alam ko maraming artista magagwapo. Pero for me, I think important siguro na ano, mag,
mga bagong artista talaga. Yeah. Mga new faces. New blood. New faces, oo. Basta lang magagaling umarte at Marte. Pero wag na tayo mag-discussion tungkol doon dahil mukhang wala naman ata. Eh, parang wala naman ata akong naririnig na seryoso. Wala pa, oo. Ah, sabi ni Dainty, parang may similarity daw yung Meteor Garden Meant to Be. Ah, oo. Kina Barbie Fortaleza at saka yung apat na okay. Yung, kasi nga maraming lalaki doon. Boys. Oh, apat din sila, apat. Oo nga. Okay. Ay, yeah, oo, Dainty. Actually, nakita namin yun, yung si TJ Marquez. Meron kami nakitang, pero sa totoo lang, tinitina namin yung Indonesian version. Parang, ano ba, masasabi ko dyan? Parang medyo low budget. Ah, talaga? Oo. Well, in terms of, kasi kung ikukumpara mo naman sa mga K-drama, di ba, na well-produced talaga, at malaking budget. So, yan. Ayun, thank you guys sa pag-share nyo sa amin. Meron kang gustong i-plug na or ano na, social media mo, i-mention mo na sa mga gusto mag-follow. Hi, sa FB ko, it's L Ingab, and sa Twitter ko, it's lgirl_19, pareho lang din sa Instagram ko. Then, soon, publish na din ako ng drama reviews. Wait for it, guys. Ayan, si L makakasama natin yan, mag-contribute siya sa ating sa ating website ng kanyang mga K-drama reviews. And of course, yeah, si Rose, merong kang importanteng announcement, Rose, 'di ba? Ilang oras na lang, yeah, pero three hours na lang. In advance. Sige, go ahead, Rose. Yes po. Gusto ko po lang bumati kay Ji Chang-wook in behalf of kasi birthday na niya, mamaya. Ang seryoso. Natawa ako. Happy birthday, Ji Chang-wook. Happy birthday. Happy birthday, Ji Chang-wook. Yes. Ang ganda ng cake. Yes po. Ginawa po yan ang isa member po namin na si Miss Lalaine. Gumagawa po siya ng mga cakes. At parang si Maine Mendoza, parang nagawa niya ng cake. Every birthday. Tsaka pwede po bang mag-greet ka dito? Go ahead. Makita nito. Sige po, in behalf of General Geyser Philippines, I will greet Ji Chang-wook. Happy birthday, and ito na yung message namin sa kanya. Babasahin ko na lang ha, kasi hindi ko memorize eh. Go. Sige. Hi Ji Chang-wook, happy birthday. We are curious about your plans to celebrate your day. But we hope that it is something exciting and purposeful. We just want to say thank you for being an inspiration to all of us, for giving us a happiness when we are sad, for motivating us to do good things, for enlighten us what truly the meaning of fangirling, and most especially for teaching us how beautiful life is. Continue for being a beautiful person inside and out, and always remember that we will always be here for you through thick and thin, cheer you up when you feel down, wishing you good health, more projects to come, and all the happiness that you truly deserve. General Geyser Philippines, got your back, and we will support you no matter what. Sarandi! Yes! Thank you! Ayan. At binabati ko po yung mga General Geyser Philippines na nanunod pa ata ngayon eh. Oh, ayan na. Ayan na sila. Thank you, guys! Thank you! Happy birthday, Ji Chang-wook! I'd like to greet also. Happy may igigreet din kami, happy birthday kay Mikay. Hi Mikay. Happy birthday. Si Mikay sana na nakasama natin ngayon eh, next time. Ayun talagang ano ba 'yan? Hawak mo pillow ni Mikey. Yeah.
Happy birthday. Parang kausap eh. Happy birthday, Jin Chang Woo. Happy birthday. Sana ay maging successful ang susunod na project, ang upcoming project ni Wookie. Abangan natin yan. And thank you guys for for tuning in sa ating Usapang Hallyu. And I hope nag-enjoy kayo sa ating throwback sa Meteor Garden, Boys Over Flowers, Hana Yori Dango. And salamat sa inyong Elle and Rose for sharing your F4 memories with us. And ayun, for more Usapang Hallyu, please visit our website, hallyudorama.com. And naka-upload na rin po ang past episodes ng Usapang Hallyu sa aming YouTube channel. Follow us on our YouTube channel. And Hana? Ayun, please follow us on our Twitter at Hallyudorama. And every Thursday, consistent po kami sa Twitter party with our hospital playlist. Ayan, kapag may bagong episode. And also follow us on our Instagram and our Facebook where we post videos about your favorite actors. And yun nga, dun yung mga reviews ni Elle, mapopost na rin doon. And also articles about yung mga nangyayari sa Korea. Ayun, thank you guys for watching Usapang Hallyu. Thank you. Happy weekend. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy new week. Happy New Week. Thank you lah. Thank you. And next week, hopefully Saturday ulit tayo, no? Minsan-minsan, nagsa-Sunday tayo. Sunday. Ayan. Thank you, guys. Join us again next week. Annyeong. Annyeong. Annyeong.